Ang ating pong pag-aaralan ay ang pangalawang bahagi po ng mensahe tungkol sa plano ng Diyos. At ang ating pong teksto matatagpuan sa Hebrews chapter 10 verse 35 to 36. Ang sabi po dito, kaya't huwag kayong mawawalan ng pananampalataya sa Diyos sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala para sa inyo. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang kanyang ipinangako. That's okay. That's okay po. Yan. So, yan po ang salita ng ating Panginoong Diyos. At meron po tayong dalawang punto na pag-aaralan tungkol sa plano ng Diyos. And last week, we have studied about the characteristic of God's plan. Yan. Napag-usapan natin yung tatlong bagay, tatlong katangian, tatlong nature, tatlong karakter ng plano ng Panginoong Diyos. And I hope yun yung mga isinare ninyo kanina sa ating sharing time. Ano po? And this day naman, pag-usapan natin ang categories ng plano ng ating Panginoong Diyos. Let us all bow down our heads and let us pray. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Thank you, Father God, for giving us the opportunity to listen to your message this morning. Forgive us, Lord, for all our shortcomings. We come before you, Father God, and humihingi po kami, Panginoon, ng tawad sa mga nagawa po namin kamalian, kalikuan sa mga nakarang araw. We pray, Father God, na kayo po ang maglinis po ng aming puso, ng aming isipan, at nang maging maganda po ito na sisidla ng iyong pong mga salita. Panalangin ko, Panginoon, na wala po sana maging hadlang sa patuloy po na makinig namin ng iyong mga salita, at nawa, Ama, sa amin pong pag-aaral, kayo po ang maidakila. We pray, Father God, na mga kapatiran po namin na naghahangad pa din po na dumalo sa pagsamba sa araw na ito, sila po inyong gabayan, samahan, at nawa, Panginoon, makasama rin po namin sila sa pag-aaral ng iyong pong mga salita. Help us, Father God, as we meditate on your words, and sana, Panginoon, maging pagpapala po ang mga reflection na aming pag-usapan sa umaga na ito. Thank you, Father God, as we pray in Jesus' name. Amen. Yan, so God's plan. Karamihan naman po sa ating mga Kristiyano, gusto natin na malaman, maintindihan kung ano ang plano ng Diyos sa buhay natin. Di ba? Parang natural naman po yun para sa bawat tao. And sabi ko nga nung last Sunday na sinabi ni John Nesbo na ang pinaka-worst ay hindi yung mamatay ka. Ang pinaka-worst ay yung mamatay ka na hindi mo nalalaman yung dahilan ng iyong buhay. Ngunit kadalasan, natanong po natin ngayon, ay paano ba natin madidiskubre ang plano ng Diyos? Paano tayo makakasigurado na yung mga ginagawa natin ay plano ng Diyos? Ano yung kurso na hukunin ko? Saan ako mag-aaral? Sino pa kakasalan ko? Saan ako ikakasal? Saan ako papatay ng bahay? Saan ako bibili ng property? Ano ang kotse na bibilhin ko? Lahat ng mga plano na yan, mag-abroad ba ako? O mag-stay na lang ako sa Pilipinas at mag-alaga, magpalaki ng aking mga anak? Madami po tayong mga crossroads sa ating buhay. Darating at darating po tayo sa punto that we will always have to choose between these roads. Mapapatanong na lang po tayo na saan, paano, bakit, sino. Ano ba yung mga plano ng Lord? Sino, mga ganyan. And we want the plan of God. We are so desperate to want, to know the plan of God. But how can we truly realize those plans? Pero alam niyo mga kapatid, napakapalad po ng mga Kristiyano. Napakapalad po natin ngayon. Dahil po meron ang salita ng Panginoong Diyos kung saan po natin matatagpuan ang mga prinsipyo tungkol sa plano ng ating Panginoong Diyos. Hindi po inilihim ng Panginoon ang kanyang mga plano para sa atin. Hindi niya inilihim ang kanyang mga kalooban. Nais niya na maintindihan natin, nais niya na maging maliwanag sa atin at tuparin natin ang kanyang plano. Ang mga plano niya para sa isang bayan, para sa isang tao, para sa isang grupo, ito po ay matatagpuan natin sa kanyang mga salita. And we have quoted this verse last Sunday, Isaiah chapter 46 verse 10 to 11. Sabi po diyan, sa simula pa'y itinakda ko na at aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. May tinawag na akong mandirigma sa silangan, siya ay darating na parang ibong mandaranggit at sasagawa ang lahat kong balak. Ako ang nagsasabi nito at tiyak na matutupad. Mula po sa mga talata na ito, mga kabatid, maliwanag po na ang hangarin ng ating Panginoong Diyos ay ipaalam sa atin ang kanyang mga plano at tuparin ang mga kalooban niyang ito. Mahalaga po
na maintindihan natin yung general plan ni God, yung kabuuan ng kanyang plano para sa ating bayan, para sa ating iglesia. Pero importante din po na maging aware tayo, nakilalanin din po natin ang kanyang natatanging plano para sa bawat isa sa ating nandirito ngayon. God is a planner. Okay? Ang ating Panginoong Diyos ay meron siyang masterpiece. He's a great planner. Hindi siya responder o reactor lang, no? Na kung ano yung decision mo, magre-react na lang siya. Hindi. He is a great planner. He's not only responding to each and every action that we are doing. God has a great, wonderful, and absolute plan para sa bawat isa sa atin. He has a plan ng creation. Imagine kung ang ating Panginoong Diyos ay wala siyang plano ng creation. Una niyang nilikha yung tao bago niya sabihin, let there be light. Diba? Siguro, hindi, paano ko bibuka yung mata ko? Eh, nasisilaw na ako sa let there be light na yan. Diba? Or paano kaya kung nilikha niya muna yung tao bago yung kanya mga pangangailangan, yung mga hayop, yung mga halaman, and everything. But we can see even in the creation, God is a God of order and He has a plan. Meron siyang plano even in the creation. Meron siyang plano nung kanya tayong i-redeem. Okay? Nung kanya niya tayong tubusin mula sa ating mga kasalanan. Hindi niya lang ipinadala si baby Jesus at bahala na siya kung anong mangyayari. God has a great plan of redemption. Meron siyang plano para sa iglesia. That the word of God may spread in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Meron siyang plano maging sa bawat individual na nandirito po ngayon. Para sa kanyang mga anak, para sa lahat ng mga sumasampalataya sa kanya. Hindi lang tayo hinulog ng Lord sa universe. Bahala ka na dyan. Okay? Merong plano ang Diyos sa atin. Meron po siyang inihanda. And last time, we have set the foundation. We've studied about the characteristics of God's plan. At ngayon naman, pag-aaralan natin yung categories of God's plan. And this message is 80% adapted from the well-versed commentary of Dr. Charles Stanley tungkol po sa God's plan. And 20%, of course, from Millard Erickson, but 100% these teachings are biblical from the Word of God. So, usapin po ng God's plan, o categories of God's plan, meron po tayong dalawang bagay na pag-uusapan. Number one is yung personal will, moral will, at yung pangalawa is yung personal will. Let's go to the first one, yung moral will. Okay, so pinapag-uusapan yung kategorya. Dagiti kategorya, iti panggap, iti Diyos. Umunahakabsat katlaje, moral will. Okay, this is about the clear commands of God found in the scripture. Dagiti inkadang ni Apo Diyos nga bilin na nga masarakan tayo iti Biblia. Maliwanag po sa kasulatan ang kalooban ng Diyos. Maliwanag sa kasulatan kung ano po yung mga hangad niya na gawin natin bilang kanyang mga tagasunod, bilang tao. Lahat tayo ay nasa ilalim ng moral will ng Diyos o yung kanyang kalooban na nakasulat sa Biblia. Magbigay nga po tayo ng mga kautosan ng Diyos na alam natin sa Bible. Okay? Illegal parking, nasa Bible ba yun? Wala, di ba? Ano yung mga kautosan ng Lord sa Bible? Magsabi po tayo. Bawal, pumatay. Ano pa? Magnakaw, mangalunya. Ano pa? Bawal. Ang dami po, di ba? Pero kung isa-isahin natin, makakapag-enumerate tayo ng ilan sa mga kautosan ng Panginoong Diyos, di po ba? Mag-tides tayo, manalangin tayo, ang dami, ako din. So yung Ten Commandments ng Lord, yung Sermon on the Mount in Matthew chapter 5, come on, check nyo po yung mga yan, nakalista po dyan yung mga commandments ng ating Panginoong Diyos, okay? And even sa mga teachings si Jesus, sa mga sulat ni Apostle Paul, makikita po natin dito yung mga kautosan ng ating Panginoong Diyos. Sa katunayan, isinummarize na po ito ng ating Panginoong Jesus. Noon pong tinanong siya sa Matthew chapter 22 verse 36 to 40. Sabi po dyan, Guru, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautosan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili.
Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. So sa dalawang kautusan po na ito, dito na daw ho nakasalalay yung lahat po ng kautusan na magtatagpuan natin sa Old Testament. Meaning to say, to love the Lord with all our heart, soul, and strength, and to love others as we love ourselves, this is the summary of all the commandments of God in the Bible. Now, when we talk about the commandments of God, hindi na po natin kailangang isa-isahin ang mga ito dahil alam na po natin ang kanyang mga kautusan. Sa katunayan, mga kabatid, maging ang saligang batas ng mga bansa, ay ito rin ho ang naging basihan, ang Biblia. Kaya hindi ho lingid sa atin kung ano ang mga kautusan, anong mga tama, anong mga mali. When we reach the age of accountability, we are being aware kung ano ang tama na gagawin natin, kung ano ang hindi tama na gagawin natin. Alam natin yan, ang hindi lang natin alam kung minsan, ay kung paano ba talaga natin ito susundin, kung paano ba natin tutugunin ang mga kautusan ng Panginoong Diyos na ito. Hindi lang po sa mga teachings ni Jesus na nasummarize ang mga commandments, but even in the writings of the Apostle Paul. Sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 3 to 5, sabi po dyan, kalooban ng Diyos na kayo'y magpakabanal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Dapat maging banal at marangal ang pakikitungo ng bawat isa sa kanyang asawa at hindi pagsunod lamang sa nasa ng laman tulad ng inaasal ng mga hintil na hindi nakakilala sa Diyos. So highlighted from that verse is magpakabanal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. So these teachings will tell us, ito yung moral will ng Lord. Ito yung moral will ng Lord. Ito yung plano ng Diyos na gawin sana ng bawat anak niya. Ang magpakabanal. Efeso chapter 4, verse 22 to 24. Iwanan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. So put off, alisin na daw natin yung ating dating pagkatao at ang isuot na ho natin ngayon ay yung bagong pagkatao na ibinigay sa atin ng Lord na nasa wangis, nasa larawan ng ating Panginoong Diyos in the image of Christ. Yun na daw ho yung isuot natin. And this is the moral will of God na hindi na natin ulit-ulitin pang gawin yung mga pagkakamali natin sa nakaraan, hindi na natin ulit-ulitin pa na manatili sa pamumuhay sa kasalanan, kundi ay isuot natin yung bagong pagkatao na ibinigay niya in the image of Christ. 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 17, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So, highlight natin sa Bible natin, ito ang kalooban ng Diyos. This is the will of God, to rejoice, to pray, and to give thanks. This is the will of God. At ito po yung moral will. Ito po yung moral will na sinasabi natin. Kaya kapag naintindihan po natin yung moral will ng Lord, maintindihan natin kung ano yung plano niya sa ating buhay. Hindi na natin issue ngayon bilang mga Kristiyano, magpapa-raffle draw ba ako sa church? Hindi na. Hindi na issue yun because we know from the Bible na hindi yung raffle draw ang paraan to reach out souls to earn funds for the church. Hindi na natin pag-uusapan pa kung tama ba na magsugal, tama ba na tumaya sa loto dahil legal naman. Okay, tama ba na sundan yung feng shui, yung horoscope, yung mga pamahiin dahil wala namang mawawala? Hindi na natin issue yun ngayon because we now know the moral will of God. Hindi na natin issue kung hihiwalayan ko ba itong asawa ko, mapatuloy ko ba yung pagkikipag-live-in ko kahit hindi naman kami kasal, mag-ahanap na ba ako ng pangalawa kong asawa, iiwan ko na ba yung mga anak ko. Hindi na natin issue yung mga bagay na yun, mga kabatid, because aware tayo dun sa moral will ng Lord. Hindi natin sabihin na, Lord, will mo ba na makipag-live-in ako? No, alam na natin yung moral will niya
And right at that moment na tinanong mo, you know na hindi yan plano ng ating Panginoong Diyos. Hindi na natin pag-uusapan pa kung will ba ng Lord, dadayain ko konti yung timbangan kasi ganito naman yung presyo ngayon ng mga isda, ganito naman yung presyo ngayon ng mga bilihin. Hindi na natin tatanungin pa kung will ba ng Lord na makipag-chismisan tayo, sirain natin yung oras natin sa mga walang kabuluhang mga bagay. We don't have to think about these things na kung plano ba ng Panginoon o hindi, dahil under the moral will of God, aware tayo na hindi ito ang kanyang plano. Hindi na sana issue kung makikipag-ayos ba tayo sa mga kamag-anak natin dahil sa naging mga conflict sa nakaraan. O ngayon nga, sabi nga ni Pastor Jeff, marami na daw mga magkakamag-anak na naghihiwalay dahil magkakaiba sila ng kulay sa politika. May naka-pink, may naka-white, may naka-red, may naka-green. Ano? Nasabi ni Pastor Jeff ay 6 years lang sila nauupo. Kayo, mahabang buhay kayo na magkamag-anak, pero nasira na yung pagkakamag-anak, pagkakaibigan, dahil sa pagkakaibang kulay sa politika. Hindi issue, kapatid, yung mga bagay na ito para sa atin. Kung tatanungin pa ba natin kung will ng Lord, Lord, will ba ng Lord patawarin ko yung asawa ko na sa makabilang bahay? Lord, will ba ng Lord? Will mo ba? Plano mo ba? I have sat and done it so with iti apo, nga pangibasihan tayo. At tuyan dagiti kautosan na. Nga mangipakamukan niya tayo noan niya iti kalooban na, noan niya iti plano na. Iti rumbang tayo lang aramidin kahit agtulog tayo kadaytoy. Sabi po ng Santiago, James chapter 1, verse 22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. We will miss that plan of God if nalalaman natin ang kanyang mga salita, ngunit hindi naman natin ito isinasagawa. Yan po ang unang kategorya ng plano ng Panginoong Diyos, yung kanya pong moral will. Ang pangalawa po na kategorya ng plano ng Diyos ay yung kanya naman pong personal will. And under this topic sa personal will, meron pong tatlong bagay. Una, ayun pong intentional will. God's intentional will is His ultimate goal and design for your life. Ano ba yung intention sa iyo ng Panginoong Diyos? Okay? So yan po yung intentional will. Bago pa man tayo ipanganak, nasa isip na tayo ng ating Panginoong Diyos. We have studied that last week, na ang plano ng Diyos is from eternity and it includes everything. Okay? Bago pa man tayo likhain ng Panginoong Diyos, nasa isip na tayo ng ating Panginoong Diyos. Meron na siyang plano, meron na siyang layunin para sa bawat isa sa atin. Siyang pumili ng kung anong abilidad ang meron ka. Yung iba sa atin, magaling magluto. Yung iba, magaling maglinis. Yung iba, magaling kumanta. Yung iba, magaling magpakabusog na lang, no? Okay. So, kakaiba tayo ng abilidad. Magkakaiba tayo ng kultura. Ang Diyos ang pumili kung saang pamilya ka mabibilang. Ang Diyos ang pumili kung ano ang magiging pangalan mo, ano ang magiging haba ng iyong buhay. Lahat na nang meron sa atin, ang Diyos po ang nagtakda nito. At pinahihintulutan ng Diyos ang mga pangyayari sa ating buhay upang ihanda po tayo sa isang natatanging tungkulin. And God allowed na yan yung pamilya mo, na yan yung karanasan mo, na yan yung kultura mo para sa isang special na tungkulin or special role. And God is sovereign over everything. And before everything else, bago pang lahat, mga kapatid, nasa isip na tayo ng Panginoon. Kaya nga, sa Old Testament, kung papansinin po natin, hindi po nila iniisip na ang anumang bagay ay nasa labas o hiwalay sa kalooban o pagkilos ng Panginoong Diyos. For example, umuulan. Di ba kanya tayong Pilipino, ibagatay lang, magtutudumanan. Di ba? Or sa iba, bakit umuulan ngayon? Summer ngayon, di ba? Ba't umuulan? May mga ganun tayo. Pero sa Old Testament, kapag po umuulan, ang kanilang statement, ang Diyos ang nagpadala ng ulan. Okay? So lahat ng bagay na kanilang nararanasan, lahat ng bagay na nasa kanilang harapan, ay kinikilala nila na itinakda ng Diyos para sa kanilang buhay. Kinikilala nila na ang Diyos ang pinakamakapangyarihang taga-desisyon sa lahat ng nangyayari. Ang mga nangyayari ngayon ay matagal nang nakaplano. You can check that in Isaiah 37:26, Isaiah 22:11.
At makikita rin po natin sa mga bersikulo na ito na nahahayag po na aktwal na gagawin ng Panginoong Diyos ang lahat po ng kanyang naisin. Itinakda ng Diyos ang lahat ng bagay. Intentional will nga eh, di ba? Itinakda niya kung sino ang iyong mapapangasawa, kung kailan ka mag-aasawa, sino ang iyong magiging pamilya. Itinakda ng Diyos ang iyong mga kakayanan, ang iyong mga kahinaan, at bawat tao ay meron pong natatanging kakayanan. All of our attributes at lahat po ng mga katangian na mayroon tayo ngayon are meant or magagamit po natin kung saan niya tayo idinisenyo na buhay. Kaya hindi tayo aksidente. Hindi tayo bunga ng aksidente, mga kapatid, o bunga ng pagkakamali lamang. In God's plan, ikaw ay kanyang plinano. Ikaw ay mahalaga. Eh, pinampun naman ako, hindi siguro ako plinano ng mga magulang ko. No! Mahalaga ka. You are important. Okay? That even magsimula pa ang lahat dito sa mundo, nasa isip ka na ng Panginoong Diyos at hinayaan niyang mangyari ang mga nangyari sa'yo because of a special purpose. Na wala tayong dapat maliitin na kahit sino man. Walang mas mababa sa atin. Walang nobody, walang konsepto ng nobody sa ating Panginoong Diyos dahil lahat sa kanyang mga mata ay mahalaga at meron siyang layunin para sa bawat isa. That Jesus died for all. And that all means everyone. Everyone. Wala nang awan iti na isa sa lumina na kagsan. Now, what is God's intentional will for us? Yun po mga kapatid, ay walang iba, kundi ang mamuhay tayo ayon sa kanyang wangis. That's why next time that you lose interest in what you're doing, remember kapatid na nilagay ka ng Panginoong Diyos dyan for a special purpose. Nilagay ka niya sa ospital, nilagay ka niya sa paaralan, nilagay ka niya sa palengke for a special purpose. Hindi ka housewife lang dahil no choice, dahil wala kang trabaho, dahil wala kang ma-apply ang trabaho. No, nilagay ka ng Panginoong Diyos to become a housewife para palagihin mo yung iyong mga anak in the ways of the Lord. Para ikaw ay mag-serve and mag-submit sa iyong husband. For you to honor the Lord in building that family na ipinagkaloob sa iyo ng Panginoong Diyos. Hindi ka teacher lang dahil wala kang pang-aral noon, hindi mo makuha yung gusto mong maging abogado, maging ano man. Hindi. Nilagay ka ng Panginoong Diyos dyan. Idinamit sa iyo ng Panginoong Diyos yung kakayahang magturo. Idinamit sa iyo ng Diyos yung kakayahang maging mapagpasensya sa mga bata dahil ikaw ay magiging inspirasyon sa susunod na henerasyon. And you will be honing the next generation. And you will be leading them to the Lord. Hindi ka fisherman lang. Wala pong lang sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Nilagay ka ng Panginoong Diyos dyan para ikaw ang maging lighthouse, kumbaga, maging ilaw o coastlight. Ano? Sa mga kapwa mo, manging isda at nang sila rin ay makakilala sa Panginoon. Remember kung sino mga tinawag ng Panginoong Jesus? Mga manging isda. And napaka-special ng purpose ng Lord sa kanila. Na noon ang alam ng mga tao paano sila maligtas ay mag-alay sila ng baka, mag-alay sila ng kampeg, mag-alay sila ng dugo sa templo para mapawalansala sila. But when the Lord Jesus Christ called these fishermen, ordinary as they are, uneducated and ordinary as written in the book of Acts, but the Lord used them to turn the world upside down because of the truth, because of the gospel that the Lord has planted in their hearts. God planned, kapatid. And maybe, who knows, someone here tinatawag ng Panginoong Diyos na magpastor. Amen? Para mahina. Tinatawag ka ng Panginoong Diyos na magpastor. Opo, isa po sa mga mahirap na trabaho, magpastor at magpolitiko. Sabi po nila, ano? Mahirap yan, kawag mong pagsabayin. Okay, so, hindi mo niyakap, siguro agad-agad yung idea, o ngayon, hindi mo pa niyakap yung idea na tinatawag ka ng Panginoong magpastor, but you have the heart for the lost. You have the heart to reach out to the children na hindi pa nila alam ang salitang Jesus. Hindi nila alam ang kwento ni Noe. Hindi nila alam ang kwento ni Jonah, and the Lord is calling you to go to those remote places to bring the gospel. And if that's God's intentional will for you, kapatid, it will happen. It will come to pass. Some of us are called to become politicians. Some of us called to become engineers. Maging manager, maging fish pen operator. Yung iba, maging estudyante.
Pero huwag ka namang manatiling estudyante lang, kapatid. Okay. God's intention for our life, mga kapatid, whatever, saan man tayo nilagay ng Panginoon, wherever the Lord has placed us, there's no mistake in there. Walang pagkakamali. It was all His intention. Now, all we have to do is to embrace that. Yakapin natin yung intentional will ng Lord sa buhay natin. Walang nagkamali, walang pagsisisi kapag sinuko mo ang iyong buhay sa intentional will ng ating Panginoong Diyos. Pangalawa, meron din po tayong tinatawag na circumstantial will. Okay, sa bawat araw, bawat tao, bawat panahon, idinisenyo lang po ito ng ating Panginoong Diyos ayon sa kanyang kalooban. At paulit-ulit po nating makikita sa kasulatan kung paano niya po kinakalinga ang kanyang bayang Israel. Makikita po natin sa kasulatan kung paano niya kinakalinga ang lahat ng mga sumasampalataya sa kanya, tumatanggap sa kanya bilang Diyos at tagapagligtas. Maging po ang ating Panginoong Jesus, ipinaalala niya po sa atin sa kanyang mga katuruan kung gaano po niya tayo kinakalinga, kung paano niya po tayo pinahahalagahan. Matthew chapter 6, verse 25 to 29. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo mabuhay o kaya'y tungkol sa susutin na inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo mga ibon, hindi sila nagtatanim, hindi umaaniman, o kaya'y nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? Sino sa inyo makakapagpahaba ng kanyang buhay na kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin niyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang, hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon na napakayaman, ay hindi kayang nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. And if we will just have the chance to gaze upon the beauty of God's creation, you know, makita mo kung gaano kagaganda yung mga bulaklak na kanyang nilikha, kanyang ginawa. Magkakaibang kulay, magkakaibang sukat. And yesterday, we had that opportunity to visit the Northern Blossom at napakagaganda ng mga bulaklak na nilikha ng Panginoong Diyos. Looking sa pagbiyahe mo, napakaganda ng mga bundok. At bakit tayo mababalisa kung ang mga ibang nilikha ay kayang provide ng Panginoong Diyos, kayang damtan ng ating Panginoong Diyos, tayo pa kaya na kanyang mga anak. Ngayon, ganito tayo kinakalinga ng Panginoong Diyos. Ganito tayo iniibig ng Panginoong Diyos. Ngunit, aware naman po tayong lahat na sa kabila ng kabutihan ng Panginoong Diyos sa atin, lahat pa rin tayo ay nagkakamali. Lahat pa rin po tayo ay nagkukulang. Dumarating po tayo sa mga panahon na nadi-disappoint natin si God, na fail natin si God in so many ways. Now, ang circumstantial will ay yung plano ng Diyos, yung kalooban ng Diyos sa kabila ng hindi natin pagsunod sa kanyang mga kalooban. Nakuha po natin? Ang circumstantial will ay yung Diyos na lumikha sa atin sa kabila ng ating mga pagkukulang ay meron pa rin siyang magandang plano para sa atin. Kinakalinga tayo ng Diyos, we disappoint Him. But even after disappointing Him, meron pa rin plano ang Diyos sa atin. Yan yung circumstantial will. Isang halimbawa na nga po dito ay ang nangyari kay Jonas. Napakalinaw po ng kautusan ng Diyos sa kanya. Ang sabi ng Diyos, pumunta ka sa? Saan po? Galilea. Di ba? Tama po ba? Sa Nineveh po ba? Okay, sa Nineveh. Di ba? Pero ano pong ginawa ni Jonah? Bumili siya ng ticket niya sa Victory Liner? Nabarko? Nabarko po ah. Pagkatapos, sumakay siya ang biyaheng Tarsus. Sumunod ba siya sa kalooban ng Diyos? Hindi. Pero anong ginawa ng Panginoon Diyos? Hindi na ba natupad yung plano ng Diyos ng mga taga-Ninive ay makakilala sa Panginoon?
natupad pa rin ang kalooban ng Panginoong Diyos. Gumawa ang Diyos ng paraan. Hinulog niya si Jonah. Tumira siya sa tiyan ng malaking isda ang 3 araw. Nagpakahirap. Ngunit sa dulo ay natupad pa rin ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Yan po ay isang halimbawa lamang. And God puts the pieces of our life together. Gumagawa ang Diyos sa ating buhay. Tinutupad niya ang kanyang plano. Anuman ang ating kalagayan sa ngayon, merong plano ang Diyos na tutuparin niya sa iyong buhay. Masira man tayo dahil sa hindi natin pagsunod sa intentional will niya, pupulutin pa din tayo ng Panginoong Diyos at siguradong ilalagay niya tayo sa sentro ng kanyang habag, sa sentro ng kanyang pag-ibig. Kukumpunuhin niya tayong muli, gagamitin upang maging pagpapala sa ibang tao, lalo na sa mga hindi pa nakakilala kay Kristo. Hindi niya tayo itinukulong. Hindi niya tayo binabaliwala na parang wala na tayong kahulugan, na wala na tayong silbi. Hindi ganun. Anuman ang ating edad, anuman ang ating kalagayan, anuman ang kwento ng ating buhay, mga kapatid, tayo ay mahalaga sa harapan ng Panginoong Diyos. Nagkamali man tayo, nadapa man tayo, pupulutin tayo ng Panginoong Diyos at ibabalik niya pa rin tayo sa kanyang intentional plan. Kung isusuko natin ang ating buhay sa kanya, aayusin niya ang lahat sa atin. Ayusin niya yung ating kwento, ayusin niya yung ating buhay, ayusin niya yung ating awitin. At ang kanyang kagandahang loob, ang walang hanggang habag niya sa atin, ang gagabay upang matupad natin ang kanyang kalooban sa atin. Napaganda po ng sinabi ng Romans chapter 5, verse 20b. Ngunit sa pagdami naman ng mga pagsuway, ay lalong sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. Where sin abounds, grace abounds. Meaning to say, adaman kakabsat, digiti pagkurangan tayo. Adaman digiti pagbasulan tayo. Taidi na tayo ni Apo Jesus si J. Cruz. Saan nga 100%? Han nga amin nga tatawag at mamati ken umawat ken kuana. Han nga amin nga imawat ken kuana kat 100% agtulnog ken kuana. Kitamuyo kakabsat, numan pa'y kasta. Kunanay, so iti apo iti Romans 5:20b, where sin abounds, grace abounds. Adaman dagiti pagsaway tayo kakabsat, ngunit ang kagandahang loob ng Diyos din ho ay sumasagana. Ganun pa man, hindi po ibig sabihin na aabusuhin na natin ang kagandahang loob o ang grace ng Lord sa atin. Ah, pwede na pala magkasala kasi nag-aabound naman yung grace ng Lord pag nagkakasala tayo. No. No, by no means, kakabsat. In Romans chapter 6, verse 1, sabi yan, ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayo magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan, paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Ibig sabihin, mga kapatid, ang tunay na ligtas ay yung mga taong kinikilala na nilang patay na sila sa kanilang mga kasalanan at muling binuhay ng Panginoong Hesus sa kapanibagong buhay, dinamtan sa pamamagitan ng kanyang awa at nakahandang maglingkod sa kanya. Okay? Magkamali man tayo, ayusin ang ating Diyos sa ating buhay, but it doesn't mean na mamuhay tayo sa kasalanan. Now, my point is that sa circumstantial will ni God, magkasala man tayo tulad ng ginawa ni Jonas, gagawa ang Diyos ng paraan upang may balik niya tayo sa sentro ng kanyang pag-ibig. Ganyan po tayo kahalaga sa harapan ng Diyos. At kung sa ating buhay, naalala po natin that in the past, katulad din ho tayo ni Jonas, na tinawag tayo ng Panginoong Diyos, nakakilala tayo sa Panginoong Diyos, ba't paulit-ulit tayo nagpapakalangos sa alak, nagpapakasasa sa mga makamundong bagay, nananatili sa pamumuhay sa kasalanan. Let me remind you, kapatid, madapa man tayo katulad ni Jonas. Kung kikilalanin natin, isusuko natin ang ating buhay sa Kanya, nakahanda siya, natuparin ang intentional will niya sa ating buhay. If you read Jonas chapter 2, kinilala ni Jonas that the Lord is his salvation. Inaalon-alon siya ng isda, ng alon. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. But when he confessed that Jesus or God is my salvation, iniluwa siya ng malaking isda. Until we realize, until we surrender our lives to God,
those circumstantial will of God. Okay? Yung intentional will ng Lord sa atin ay kanyang tutuparin, mga kapatid. Okay? If we are Jonas, and in the past 10 years, nakahiga tayo dun sa barko, bumabagyo na lahat sa paligid natin. In the past 5 years, nasa loob tayo ng barko, bumabagyo na lahat sa paligid natin, but we are not repenting or acknowledging na tayo yung dahilan kung bakit bumabagyo lahat sa paligid natin, magulong lahat sa buhay natin, not really surrendering our lives to God, mga kapatid. May this message remind you today, may plano ang Diyos sa buhay mo. You are not on your own. Hindi sa'yo yung buhay na yan. Hindi sa atin ang buhay na ito. We are to surrender this life to God and allow Him to pick us once again and put the pieces together sa ating buhay. Magkamali man tayo, matutupad pa din ang kanyang plano. Yun nga lang po, katulad ni Jonas, patatagalin, pahihirapan pa natin yung proseso. Na pwede naman sanang maging mas magaan, maging mas mabilis, maging mas maayos kung agad na lang tayo susunod sa kanyang kalooban. Imagine, kapag sana si Jonas ay sumakay ng barko papuntang Nineveh, edi sana hindi niya naranasan yung hirap niya sa loob ng tiyan na isda. Ganto rin yung nangyari sa mga Israelita. They are supposed to travel the promised land in 40 days. But because of their rebellion, dahil sa katigasan ng kanilang ulo, yung 40 days naging 40 years. Natupad pa rin ba? Nakamtan pa rin ba nila yung promised land? Yes, natupad pa rin ang plano ng Panginoong Diyos. Pero tumagal, humirap, humaba yung proseso na kailangan nilang pagdaanan dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Now, let me tell you this, mga kapatid. You don't want to experience the same thing. And if today, God is calling you for a special purpose and you are acknowledging the intentional will of God in your life, surrender our life to God. The third thing po, under the personal will of God is the immediate will. Ito naman po yung araw-araw na kalooban ng Diyos sa atin. Bawat araw, gumagawa po tayo ng desisyon. Ang immediate will, ito po ay tumutukoy sa hangarin ng Diyos sa ating buhay sa araw-araw. Pwede ba nating tanggihan ang kalooban na makapangyarihang Diyos? Okay? Hindi tayo paperasahin ng Diyos, ngunit hindi ibig sabihin na wala na siyang kakayahang tuparin ang kanyang kalooban sa ating buhay. Unang tanong, pwede ba nating tanggihan ang Diyos? Can we resist God? Pwede ba nating tanggihan ng Diyos? Thumbs up kung yes, thumbs down pag no. Pwede ba nating tanggihan ng Diyos? Thumbs up or thumbs down? No. Okay. Pwede nating tanggihan ng Diyos, di ba? Inutosan ngayon tayo, anak, mag-tides ka. Anak, mag-service ka. Anak, mag-pray ka. Anak, mag-worship ka. Anong ginagawa natin? Tumatanggi tayo sa Diyos, di ba? Pwede nating tanggihan ang Diyos. Meron tayong free will. Meron tayong kalayaan. Kaya lang, nakakalimutan natin minsan na yung kalayaang ibinigay niya sa atin ay hindi kalayaang magkasala, kundi ay kalayaang tuparin ang kalooban ng Panginoong Diyos. Kaya naman, pwede nating tanggihan ang ating Panginoong Diyos. 1 Corinthians chapter 6, verse 12a, everything is permissible for me, but not everything is beneficial. Hinahayaan tayo ng Diyos na gawin natin lahat ng gusto natin. Pero hindi lahat ay beneficial. Hindi lahat ay makakatulong sa atin. Pangalawang tanong, kung tatanggi ba tayo sa kalooban ng Diyos, ipipressure niya ba tayo na gawin ang kanyang kalooban? Ipipressure niya ba tayo na gawin yung gusto natin? Or will just let us go? Kung ipipressure man tayo ng Lord, gaano kalaki, gaano kabigat yung pressure na ibibigay niya sa atin? He will give as much pressure as necessary para matupad natin yung kalooban ng Panginoong Diyos. To bring out what He desires for our life, mga kapatid. Halimbawa, yung pagtira ni Jonas sa loob ng isda, pressure yun, di ba? Hindi niya choice yun. Pressure ng Lord sa kanya yun, mga kapatid. Nag-quarantine siya doon ng 3 araw at sa Jonas chapter 2, mababasa po natin dyan yung struggle na naranasan ni Jonas.
At kailangan natin yung pressure para makita natin yung resulta ng ating kasalanan. Kailangan natin yung pressure para maging aware tayo sa ating mga ginagawa. Para maging aware din tayo kung ano ba ang sinasabi ng Diyos sa atin. Nung nandun na siya sa loob ng tiyan ng isda, natanggihan niya ang Diyos pero hindi niya matatakasan yung pressure. Nung nandun na siya sa loob ng tiyan ng isda, doon lang namulat ang kanyang mga mata that God is His salvation. Not until we have this pressure in our lives sometimes, we will not become aware sa ating circumstances. Pangatlong tanong, kapatid. Pwede ba nating tanggihan ang plano ng Diyos tapos walang consequences? Bakit yung mga mayayaman? Ang sasama naman nila. Yung iba lang, ha? Hindi naman lahat, no? Bakit yung mga mayayaman? Sila pa yung masama. Bakit sila, para silang ibinibless ng Lord? Gumagawa naman sila ng hindi mabuti sa kanilang mga kapwa. Okay, pwede ba na hindi natin gawin yung will ng Lord tapos walang consequences? Hindi maaari. What is the price? Depende sa kung ano yung disobedience na ginawa natin. Kaya naman po, kapag tayo ay nagkakamali sa harapan ng Lord, He is encouraging us to repent. Humingi tayo ng tawad sa Kanya. Tulad ni Jonah, sinarap niya yung consequences ng kanyang pagkakamali at hindi tayo pwedeng mabuhay sa labas ng kalooban ng Diyos na wala tayong haharaping parusa. Major example na lang po, yung rebellion and rejection ng mga hindi nakakilala kay Kristo, hindi kumikilala kay Kristo bilang Diyos at tagapagligtas. Tinatanggihan nila yung gospel, tinatanggihan nila yung grace ng Lord. Alangan, walang consequence yun. Meron. Kaya nga, nasasaad sa Biblia ang impyerno. Revelation chapter 20, verse 19 to 20. Andyan ang impyerno. And even in the book of Luke, sa binigay ni God, ni Jesus Christ, the parable ni Lazarus at ng mayamang lalaki, mayroong impyerno. Mayroong consequences yung mga pagtanggi natin, yung rejection natin, na sundin yung kalooban ng Panginoong Diyos sa buhay natin. Sa araw-araw, mga kapatid, hangad po ng ating Panginoong Diyos na patuloy tayong sumunod sa Kanya. At sa tuwing hindi tayo sumusunod sa Kanyang kalooban, it's as if we're saying, hindi na natin siya kailangan sa ating buhay, kapatid. Merong punishment. Merong consequences yung mga wrong decisions natin. Not because God hates you. Lord, pinaparusahan mo ba ako dahil hindi mo na ako mahal? No. God's consequences is not because He hates you, kapatid. It is simply because that is the nature of sin. That is the nature of disobedience. We will face consequences simply because yun ang natural na epekto o resulta ng ating pagsuway sa Panginoon. Hindi ba, mga kapatid, napakalaking insulto na tayo ay pinakitaan ng Diyos ng kanyang pag-ibig, pinakitaan niya tayo ng kanyang pagkalinga. Siya, itinuro niya sa atin kung paano tayo mamumuhay ayon sa kanyang kalooban. Ngunit matapos nating tagapin ang lahat-lahat ng kabutihan ng Panginoong Diyos, ay kaya natin siyang talikuran sa ating buhay. The best life, mga kapatid, ang pinakamainam na buhay ay yun pong buhay na nalaman po natin o nadiskubre natin at inaantay natin ng may pag-asa, expectant hope, yung general plan, yung specific plan, intentional plan ng Lord sa buhay natin, yung circumstantial, yung immediate will ng Lord sa buhay natin. So kung paano tayo tumagon sa kanyang plano sa ating buhay, alam niyo, mga kapatid, one day, we will face the Lord and we will give an account kung paano natin tinupad yung kanyang plano. Haharap tayo sa Panginoong Diyos at sasabihin natin sa Kanya, mga kapatid, ang ating pananagutan kung paano tayo namuhay. At kung tayo po ay mananalamin sa kung paano natin ginugugol yung araw-araw ng buhay natin, masasabi ba natin na nakahanda na tayo humarap sa Diyos to give an account
of our life, of how we spend our life today. Before we close this message, mga kapatid, let us face this simple battle of the mind na madalas po natin naiisip when we talk about God's plan. Is it God's plan? Or is it human action? Ginagawa ba ng tao ang kanilang mga ginagawa? Dahil lagpas siya ang Diyos na ganito mismo ang kanilang gawin? O nakikita muna ba ng Diyos kung ano ang kanilang gagawin? At pagkatapos ay sa batayan na yon, ay gagawa siya ng kanyang desisyon sa kung ano ang mangyayari. You know what? One time, we had this coffee fellowship with some of the young pros, mga thesis seniors, and we had this dilemma. If it's meant to be, it's meant to be. You remember? Kathleen and Hannah, di ba? If it's meant to be, it's meant to be. Okay? Pinipilit ni Sylvian. Shout out kay Sylvian na nakikinig ngayon. Or, it is meant to be, but we have to do something about it. Is it God's plan? Or is it the action of man? Okay. We need to understand, mga kapatid, na meron pong Christian doctrine tungkol sa divine plan. Ito po ay tungkol sa katotohanan ang ating makapangyarihang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay ay meron ng plano from all eternity. It includes everything. Yan yung principle natin last week. Meron ng master plan si God sa buhay natin. Meron ng master plan si God sa mundo. Merong master plan ng Lord sa buong bayan. Meron ding master plan ng Lord sa buhay mo, kapatid. Ngunit binigyan din niya tayo ng kalayaan. Binigyan din tayo ng free will ng Lord. Hindi niya tayo ginawang mga robot. Meron tayong free will, mga kapatid. At gusto kong ulitin na yung kalayaang binigay sa atin ng Lord ay kalayaang na hindi para tayo magkasala, kundi kalayaan upang maglingkod tayo sa Panginoong Diyos. Ngayon, mga kapatid, kung tayo ay magpapasakop sa kalooban ng Panginoong Diyos, matutupad ang kanyang plano. Kung hindi tayo magpapasakop sa kalooban ng Panginoong Diyos, kung tayo ay magre-rebelde sa kalooban ng Diyos, matutupad pa rin ang kanyang plano. Katulad ng nangyari kay Jonas. Yun nga lang, magiging mahirap, magiging mahaba, maraming delays, maraming challenges, maraming disappointment, maraming heartache ang pagdadaanan mo bago mo tuluyang makamtan ang plano ng Diyos sa buhay mo. Again, if we obey the Lord, matutupad pa rin ang kanyang plano sa buhay mo. If we reject and rebel to the Lord, matutupad pa rin yung kanyang plano sa buhay mo. But, katulad ni Jonas, magiging mahirap, magiging matagal, magiging masakit yung proseso bago matupad ang kanyang plano. Hindi nagbabago ang plano ng Diyos base sa ating desisyon. Hindi by chance, hindi sa pamamagitan ng mga Big Bang theories, hindi sa mga pamamagitan ng mga explosion sa universe, ang mga plano o mga pangyayari sa ating buhay. Ang nasa likuran ng mga plano ng Diyos ay ang isang mapagmahal, isang mahabaging Diyos po, na ang tanging naisin ay tayo po ay kalingain, mga kapatid. Isang mahabaging Diyos na hinihikayat tayo sa isang personal na relasyon sa Kanya. We can now then look forward with assurance na gagawin ng Diyos ang Kanyang magandang plano sa ating buhay. Ang hamon lamang po, mga kapatid, ay kung paano natin itutugma ang ating buhay sa Kanyang kalooban. Gusto mo bang palampasin ang plano ng Diyos sa iyong buhay? Tayo pong lahat ay umuko at tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa umaga na ito. Thank you, Lord God, for reminding us of this wonderful truth, Lord, that you are our almighty God, all-powerful God, all-knowing God, and you have this great plan for our lives, Lord. Marahil, Panginoon, nag-iwan po ang mensahe na ito ng marami pang katanungan sa isip ng lahat po na nakapakinig ngayon pong mga salita.
Ngunit naniniwala ko, Panginoong Diyos, na sapat po ang inyong mga salita, sapat po ang inyong kayanan upang abutin at tugunin po mga katanungan yan. Lord, let your people discover. Allow us, Lord God, to discover your will for us. Give us, Lord God, the desire and determination to understand your intentional will for our lives, Lord. Forgive us, Lord, for the times that we rebelled against your will. But Lord, this time, help us to discover your will. Help us, Lord God, to do your will in our lives, Father God. At hindi po kami manatili, Panginoon, na katulad ni Jonas, nakahiga sa barko. Habumuhabag yung lahat sa kanyang paligid. Help us, Lord God, to repent before you. Confess, Lord God, sa inyo po ang aming mga pagkukulang kung bakit hindi po namin nakakamtan sa kanyo ang inintend niyo po na plano para sa aming buhay. Thank you, Lord God, for this message. May you be glorified, Father God. This we pray in Jesus' name. Amen and amen.